My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I... Boom! Yes! Nandito na naman si maganda na makulit na buwan. Welcome to my channel. This is Gilay Chore. Sa mga hindi po nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo for this vlog kasi mga marami pong nag-request sa akin na ano po yung trabaho ng Aupair sa isang araw. Hindi lang sa isang araw yung ibibigay ko, sa buong linggo yung ibibigay ko. Kasi iba-iba naman yung trabaho namin sa isang araw, hindi pare-pareho. So ipapakita ko sa inyo is buong linggo, anong yung trabaho namin sa buong linggo. So, ito po yung ipapakita ko yung totoo talaga namin ginagawa dito. 5 hours a day. Minsan, 6 hours a day po yung nakukuha namin. So, bago yan, ipapakita ko muna sa inyo yung mga machine na tumutulong syempre para mapadali yung trabaho namin ng mga au pairs. So, check it out, guys. Familiar na po ba kayo sa washing machine? Ito po yung bagong washing... Sorry, may kaldera. Yan, ito po yung lagayan na ng sabon tsaka pabango po sa pabango ng damit. Dito po nakalagay yung cotton, ultra wash, delicate, stream. Ano po sila dito? Maingat po sa mga damit nila. Kaya kami mga au-pair talagang careful po sa pagwash ng mga clothes nila. Yan, ito na po yung dryer. Yan. Next po, yung ipapakita ko sa inyo yung hugasan ng mga plato nila. Baso, kutsara. First day ko po dito, na-shock po ako kasi, oh my God, iniwan po ako nila. Yung mom and dad ko nag-work, mga kids na sa school. Oh, hindi ko alam paano magamit nito. Kaya meron pong tumulong sa akin si April, yung dating au-pair na pero nandan na sa Italy. Tapos ito po yung mga platon, hindi ko pa napasok. Ito po, katabi, yung washer. Yeah, diba? Ito nyo paano maglagay. Tiyaris po siya ng maayos. Yan. Huwag niyo pong ipili kung di kasha. Dirty minded. Yung plato po yung inangat. Yung sabon nila. Ipikita nyo. Ito po. Lagay natin dyan. Click ko po. Pag nag-green yan, parang opener ng tubig. Tapos ito, huwag nyo lang po. So nakikita nyo. May echo, auto, sense, proof. Hindi ko alam yung mga ibig sabihin niyan pero yung kiniklik ko lang po dito is ito po. So ngayon, sasara natin. Yan. Mag-green po yun pagtapos na po. So ayan, sino po bang hindi nakakilala sa vacuum? Ayan na, napakita ko na po sa inyo yung mga machines. Magtatrabaho na po pala ako kasi ano. Vlog lang po ako ng vlog yung walang trabaho. So, ang schedule ko po for today is general cleaning. Ginagawa ko po siya every Monday and Friday only. Ang ginagawa ko po ay mag-vacuum sa first floor and second floor. Nag-change ako ng bed sheets and nagda-dusting. Pagkatapos, mag-mop ng floor. And yan, natatapos ko siya 4 to 5 hours depende sa dumi ng bahay. Yes, nag-green na po siya. Wow! They are clean now. Monday to Friday, 7 in the morning, I will prepare their breakfast bago pumasok sa school. Wow! Now, we're going, I will send Edward through bike. Yung tatlong bata, naglalakad lang kasi malapit lang yung school nila. Atid ko po si Edward gamit yung bike, 10 to 15 minutes.
Medyo malayo po siya. Pero minsan ko lang po ito ginagawa pag out of town yung parents niya. Usually yung parents niya talaga yung naghahatid at kumukuha sa hapon. So pagkatapos ko siya ihatid, maglilinis na po ako sa bahay ng pinagkainan nila. Ito po talaga usually ginagawa ko sa morning. Nagta-tidy up sa kusina. Kusina talaga yung nilinisan ko. Pagkatapos na kung maglinis, nagta-tidy up ako sa taas ng mga kwarto nila. And then pagkatapos nun, kung may iba pa akong extra na work, ginagawa ko. Kukuha ko lang siya sa 2 to 3 hours. Natatapos na po ako. Ayan po, tapos na po ako mag-malancha. Hindi naman lahat ng damit nila pinablancha ko po. Yung mga polo lang po ng pang-office. Mamaya susundin ko po yung Edward, mga 4 p.m. Yung dalawa, naglalakad lang po sila. Nang papuntang school, naglalakad na po sila. Kasi malapit na po yung school nila dito. After picking up Edward, nagpre-prepare po ako ng dinner nila. But minsan ko lang din to ginagawa pag wala lang yung mama at papa nila. Ayan po. Natapon po ako ng basura. Yes, punta. Samahan ko po siya na mag-haki. Minsan, sinasamahan ko sila sa mga sports nila. Yes! Ngayon, nakita nyo po yung mga trabaho namin, di ba? Simple lang. Madali lang naman. Yung nakita nyo yung mga machine na pinakita ko, yun mga tumutulong sa amin para mapadali yung trabaho namin. Meron din kasi mga hosts na abuso sa mga oras, kaya yung iba nagre-reklamo yun. Pero sa akin, in my situation, madali lang po yung trabaho ko. Minsan, nakukuha ko ng sa isang araw, 2 to 3 hours, nakukuha ko lang. So, mas mahaba pa yung pahinga ko kaysa trabaho ko. So, sana nakatulong to sa mga nag-apply. Yun po talaga yung trabaho na ginagawa ng Aupair. Pera na lang sa maglinis ka ng mga bintana. Yun, reklamo po kasi ako nung pinalinis ako ng bintana. Ikaw ba naman, kung nakita nyo yung bahay nila, halos sa salamin paligid, tapos ang lalaki pa. So, nagreklamo ako na hindi ko kaya yung salamin na linisin, baka mahulog pa ako sa hagdan. Yun, delikado guys. Kung kayo sa mga au-pair dyan, mag-au-pair pa lang kung may ipapagawa sa inyo na hindi naman sang-ayon sa kontrata. So, depende sa inyo kung tatanggapin nyo or magreklamo kayo. At kung kaya nyo naman, gawin nyo na lang. Yun lang po yung sa for this vlog. Kung may mga katanungan kayo, just comment below. Sa mga hindi pa po nag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo for this button. Thank you for watching guys. So, don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you in my next vlog.